Sobrang hilig nga ni Kate sa mga dinosaurs at saka sa mga sea animals. Kaya naman, pinapili ko siya kung saan niya gustong pumunta sa third birthday niya. At ito nga yung napili niya, ang Dinoland. Dahil third birthday ngayon ni Kate, maaga pa nga lang ay umalis na kami para makapagsimba muna. Dito ko na nga naisip na magsimba dahil malapit lang ito sa SM North. Ito nga pala yung simbahan ng Santo Niño dito sa Bago Bantay. Nung bata pa ako, dito kami lagi nagsisimba dahil malapit lang kami dito. Nakakamiss nga noon dahil yung bahay ni Lola nasa tapat lang nito. Tapos nung bago siya mawala, naibenta niya na rin yung bahay niya. Nakakalungkot din. The same time, nakakapanghinayang kasi hindi kami yung nakabili ng bahay. Ang lapit kasi nito sa lahat. Anyway, magsisimba muna kami ha. After namin magsimba, ay dumiretso na nga kami dito sa SM North. Sinadya ko nga na maaga kami umalis para sakto din yung pasok namin sa SM North. Opening hours pa nga lang nila na 10 a.m. ay nandito na kami. At dahil walang kahilig-hilig si mama sa picture, nagpicture muna kami dito sa The Block. After namin sa The Block ay dumiretso na nga kami dito sa main. Ang Dinoland nga ay located dito sa third level. Katabi lang siya nitong Kidzuna. Pagdating nyo nga dito ay mamimili lang kayo ng oras kung anong ia-avail nyo. Tapos magpipill up lang kayo ng form. Meron din silang discount para sa mga PWD at ang mga senior. 20%. Oo nga pala, bawal pala dito yung outside food. Ito pala yung ticket nila at ibibigay mo lang to sa main entrance. Then sila na magkakabit sa'yo nito. Pasok mo pa nga lang dito sa entrance ay makikita mo na ang mini canteen nila at saka yung mga ulo at egg ng dinosaur. Kaya naman nagpicture ulit muna kami bago kami pumasok sa pinakaloob. At ayan nga si Kuya amazed na amazed. Paglagpas nga namin dito sa bungangay ng dinosaur ay pumunta na kami dito sa may ball pit. At ngayon ko nga lang naalala na naiwan ko pala yung isang socks ni Kate. Kaya bumili pa ako dito sa may ticket booth nila. Medyo may kamahalan nga lang yung mga socks dito kasi kayas na 50 pesos yung pang kids at saka adult. Kaya pag pupunta kayo, huwag nyo kalimutang magdala ng socks. At ayan na nga si Kyo na una nang naglaro. Ito nga pala yung itsura ng buong ball pit nila. Sobrang laki rin ang space nila dito. And syempre, no socks, no entry. After 10 minutes, parang unti-unti na nga dumadami yung mga tao dito sa Dinoland. Itong area nga pala na to yung lagay nila ng mga shoes. Tapos sa tapat ng ball pit, makikita mo itong mga nakahilera na dinosaur. Meron pala sila Kate na free ride na dalawa, so dito pala yun ginagamit. Kung bigla ka naman na lobat, meron din sila ditong charging station, 5 pesos per 10 minutes. At meron din silang binibenta ng mga dinosaur dito sa Roar Mart. O diba, kompleto. Maganda rin yung mga klase ng dinosaur nila dito kasi hindi siya yung plastic. Para siyang rubber. Yun din kasi yung mga dinosaur na hinahanap ko dati. Muntik na nga rin ako mapabili pero sabi ko sa susunod na lang. Ito pala yung presyo ng dinosaur dito. Naka-sale siya, ayan, 1,100 na lang. Andito rin pala yung favorite ni Kate na dinosaur, yung T-Rex na napakalaki. Ang cute nga eh kasi gumagalaw na tapos may sounds pa. Dami ko nga rin nakitang pterodactyl dito sa taas, siguro mga 5. Pagkatapos naman nila maglaro sa ball pit, dumiretso naman kami dito sa may dino dig. Ang ganda rin ng dino dig nila kasi ang lawak tsaka ang daming laruan. Tapos, ang nakakatuwa pa is ang dami talagang granular sand dito. Hindi siya tinipid na katulad sa ibang playground. Sobrang ano lang, baba lang. Ito, lulubog talaga yung paa mo. Bago nga pala pumasok yung mga bata dito sa Dino Dig, may nilalagay silang cover sa tenga para hindi pasukan ng mga granular sand. Meron din pala ako nakita dito na parang activity area. Dito sa Enchanted Forest, pwede naman daw ako pumasok kahit hindi ko pa kasama yung kids. Kaya sinubukan ko nga maglakad sa loob habang naglalaro pa sila Kate.
Pagpasok ko pa lang ay na-amaze na nga ako kasi ang ganda ng mga nakasabit dito. Ang ganda ng ilaw. In short, ang sarap sa mata. Tapos yung mga dinosaur dito is nasa mga gilid-gilid. Tapos yung iba naman nasa gitna. Akala ko nga ay mga display lang yung mga dinosaur dito sa loob ng Enchanted Forest, pero hindi pala, katulad nitong pterodactyl sa taas. Meron pala silang mga sensor na pag may dumaan na tao, is gagalaw sila at mag-iingay. Sobrang cute din itong dalawang triceratops dito sa gilid ko at saka itong T-Rex, kaya lang hindi pwedeng hawakan. Sigurado nga ako at matutuwa si Kate pagpasok dito. Two years old pa nga lang si Kate ay mahilig na siya sa dinosaur, kaya naman alam niya lahat ng mga pangalan nito. Ito naman yung way palabas ng Enchanted Forest. Lalabas na nga ako para tawagin sila Kate. Ayun palang maliliit na dinosaur, ayun yung sasakyan namin mamaya. Kailangan nga pala pag sumakay kayo dito ay nakasapatos kayo. Tapos kailangan din na may guardian ka. This way. Ate? Lola, I don't come. Ooh, you see that? Oh, is there the dinosaur? Where? Ooh. Nakakalito eh. Mamaya lakarin na nung natin picture dyan. Nakatatlong ikot nga lang kami dito sa Enchanted Forest kasi meron siyang time limit na 5 minutes lang. Kaya mas mabilis ka, mas marami kang ikot. After naman namin mag-race, sumakay na sila dito sa malalaking dinosaur. Si Kate naman ay medyo natakot. Mataas kasi ito kaya parang nalulula siya. Tapos si Kiyo naman ay wrong timing dahil inaantok na pala. Wait. Tulog na. Alam nyo ba na kahit saan kaming pumuntang playground, meron talaga si Kate nagiging friend. Minsan siya talaga yung nilalapitan ng mga kalaro niya, mapababae man o lalaki. Nakakatuwa nga eh kasi makikita mo na napaka-friendly niya kahit bata pa. Minsan nga eh meron siyang nakilalang batang lalaki.
Tapos nauna sila sa playground. Tapos meron siyang kalaro na batang babae doon. Yung batang babae na yon laging inaaway ng lalaki. Kahit saan sila pwesto maglaro, talagang hinahabol niya tapos inaagaw niya yung laruan nila. Tapos parang naiinis siya doon sa batang babae. Tapos nung nakita niya si Kate pumasok, bigla siyang lumapit kay Kate tapos nakipaglaro. Tapos kahit saan pumunta si Kate, lumalapit siya. Parang katulad nga nitong kalaro ngayon ni Kate. Tawa nga kami ng tawa noon kasi namimili ng laro yung batang lalaki. Kahit saan palang pumuntang playground sila Kate, lagi kong hinahanap tong sand na to. Sobrang nakaka-relax din kasi sa paa. Ayan o, kita nyo yung kalaro ni Kate, ang laki. Pero nakikipaglaro din siya. Minsan talaga may mga batang hindi mabait sa playground. Hindi naman maiiwasan yun. Okay lang naman kasi mga bata pa naman sila. Doon nga dati sa Kitsuna, ilang beses na kami naka-encounter ng batang ayaw magpahiram ng toys, tsaka ayaw magpasali, tapos ayaw makipag-usap. Pero pala talagang ganong mga bata, no? Kaya pala may mga batang nambubuli. Totoo pala yun, no? Buti na lang si Kate hindi lumalaban at saka mabait. Meron nga rin pala silang reality adventure dito, kaya lang hindi na namin na-try. Nung bandang lunchtime na nga, ang dami ng taong dumadating. Kaya inayaan ko na lang si Kate maglaro mag-isa. Noon pa nga lang ay gusto na namin pumunta dito sa Dinoland. Kaya lang lagi kami doon sa Kitsuna na pupunta. Inisip ko kasi na baka makain ni Kiyo yung mga granular sand dito. At saka baka mauntog siya. Kasi nga wala pa siyang 1-year-old noon. Kasi ngayon medyo malaki na sila pareho. Plus si Kate pa mahiling sa dinosaur. Masasabi ko ang sulit talaga ang bayad dito. Tinawag ko na nga si Mama dahil time na kami. Kung mapapansin nyo, sobrang dami na nga ng tao ngayon. At halos mapuno na tong Dinoland. Nakakatuwa palang panoorin pag sabay-sabay gumagalaw yung mga malalaking dinosaur dito. Kaya naman kahit hindi sila cute yung mga nakasakay, binidyohan ko na rin sila ulit. Bago nga matapos ang araw na to, ay nag-blow pa si Kate ng cake birthday, niya. Hindi ko nga lang napablow sa isang cake. Happy birthday, Ate Kate! We love you, Ate Kate! Yay!